through their prayers and financial supports. Pilo-pilo nga pabor panalangin, ibukbo mo ngadto kanila. I declare for more partners of this ministry. Father, bless our Roman Catholic Church authorities, our government, bless San Miguel Cable Network, Radio Hagna, DTV Cable Ubay, Radio Ubay, Bohol Cable TV Valencia, and all our Banda radio stations in different towns, our hookups, frequencies, signal, bless all our modern equipments, bless our satellite ministry, CCTN, for the 7, I declare for the expansion of our network for the sake of your gospel. Father, bless all our staff, management with Boss Sundiniel, and the board of directors with Boss Ligaya and their businesses, with the J.D. Caligan Foundation Incorporated. Bless all our dreams, plans, activities, projects, businesses. I declare for the fulfillment of all our dreams in your perfect timing. Bless my loved ones, Alma and Tam, and the rest of the people I love, the people who work with me silently at the back of this camera. Paboris lang tanamahan. Bindisyone. Panalangin sa sabang tanan nga nagtanaw sa television, nagsunod sa radyo, sa internet, huwag sa nagkadiyang mga pamantalaan. Panalanginis lang tanan amahan. I pray, Father, in Jesus' name, for more miracles, healing, abundance, prosperity, fevers, surprises, providence to come to each one of us. As I claim and declare, Father, for the dissolution of all our curses, bandages, sicknesses, troubles, hindrances, and dispersed worries, whatever sins, Father, please dissolve and heal each one of us one by one. Labi na amahan ang ay sakit sa ulo, utok, matalong baba, liukasing kasing, sa atay sa baga, sa kidney, baba tayo, reactive organ tissues, muscle cells, sa bukog, sa panit, sa dugo, sa spine, nervous breakdown, psychological troubles, emotional troubles, undiagnosed diseases, head to foot, Father, I declare healing for each one of us. Vini Sanctis Spiritus, come Holy Spirit, touch us, empower us, enlighten us, shower your wisdom to each one of us, comfort our within. Santa Maria sa Jose, pray for us. Chofilo Kamumot, Ola Antony San Pedro Calungso, si Lorenzo Ruiz, iampu mi. Padre Pio, San Blas, San Vicente Ferrer, mga mananambal, iampu mi for our healing. Jose Maria Escriba, Tamas de Ocas Agustin, pray for our wisdom. Sarili Santa Ana, iampu mi. Pedro Apostol, San Pablo, mga apostoles, pray for our courage and bravery. San Mercang, Mercangelis, protect us. Our relatives in heaven, pray for us. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Ang atong Ebanghelyo karong adlaw, sumala ni San Mateo, Kapitulo 14, 1, ngadto 12. Dadong panahuna, si Rudis nga nagmando sa Galilea, nakabalita may tungod kan Jesus. Ngayon na niya ang iyang mga opisyal. Siya mao si Juan na magbubunyag. Nabanaw siya, mao ka na hinungdan nga nakahimo sa niining mga milagruha. Si Herodes mao nagsugo, kadakpon, si Juan uga puso ng pisuhon, gibuhat niya kinitungod kang Herodias, ang asawa sa igsuon na si Felipe. Kay si Juan na magubunyag, nagsigi mang giyod og sulti kang Herodes, dili matarong ang mga asawa ka kang Herodias. But untang patyo ni Herodes si Juan, apanahadlok siya sa mga audio. Kay giilaman nila si Juan, gausa ka propita. Sabihan di sa ulog ang adlang natawhan ni Herodes, misayaw ang anak na babae, Herodias, at ubangan sa tanang nanambong. Naimuot kaayo si Herodes, busa misaad sa kaniya, ipanumpa ko, natagan ko ikaw, bisag unsay imong pangayoon. Sumala sa sugo siyang inahan, mingon siya kang Herodes, ihatag kanako karon dayon ang ulo ni Juan, na magbunyag, pagibutang kini sa bandihado.
Nag-uulang ari apan tungod sa panumpa ngayang himo sa tubangan sa tanan niyang mga dinapit. Bisugo siya, ngatagan ang dalagita sa iyang gipangayo. Busa iyang gipapunggutan si Juan didto sa prisuhan. Ang ulo nga gibutang sa bandihado gidala o gihatag ngadto sa dalagita. Gidala usab kini niya ngadto sa iyang inahan. Unya miabot ang matinun-an ni Juan ug ilang gihipos ang iyang lawas ug gilubong. Kumaniini, giadto nila sa Jesus ug ilang gisugilan sa netabo. Today, we are remembering the dedication of St. Mary Major. The Basilica of St. Mary Major in Rome was consecrated by Sixtus III in 4th century to commemorate the Council of Ephesus, where the Virgin Mary was declared Mother of God, Theotokos, being the first church in Rome to be dedicated to the Blessed Mother. It was called Major. It is also known as Our Lady of Snow, from a miracle attributed to the Virgin Mary. According to an ancient tradition, the Blessed Mother appeared to a certain John, declaring that she wished a church to be dedicated to her honor on the spot indicated by a miraculous fall of snow in summer. The basilica contains the relics of the crib of Bethlehem in which Christ was laid at his birth. At ang yandong ang simbahan lagi pasibungog sa langit ng inahan ang mga Bere Maria dito sa Roma. You know what? Kining atong paghandong sa simbahan o basilika sa mga Birhen, usa kini ka ebidensya o prueba unsa ka importante ang mga Birhen para kanato. Simple akong logic. Pag ang anak naway dawato na ako sa kumbalay ang iyang inahan tuwaras kalsadag sa gawas, din ako pasudlon, din ako entertainment, din ako taga-value. If you are in the shoes of this son, of this daughter, of this child nga may akong gidawat, what will be your feelings? Siguro malipay kang gidawat ika, but on the other side sakitan ka. You will hit me for not entertaining your mother, for not valuing your mother. Now, in the same manner, what will be the feelings of God, Jesus Christ? Kung siya lamang ang atong gi-entertain, siya lamang ang atong gitagabili, pero ang iyang inahan is rejected, is abandoned, is condemned, has no space in our society, has no space in our individual heart. I don't think so. If we are in the shoes of our Lord Jesus Christ, nga makatawa ra siya for abandoning his human mother, what do you think of our Lord Jesus Christ? Is not ingrato? Is he ungrateful? Is he ingratitude? Na malipay siya, na bisalikway ang inginahan? I would like to stress out this kabalumo. Ang mga birhen dako kayong papil. Sila si Kristo buhi panining kalibutana. Tungod niya, naluwas ta. Natulog niya ini, may utang ta. In one way or another, believe me, may utang ta sa mga birhen. Tungod sa iyang participation sa atong kaluwasan. Kung atong girespeto ang mga human heroes, every year magsaulog ta sa ilang adlang natawhan o sa ilang kamatayon. Tungod kay matod nato, utang nato ang kagawasan sa itong nasod. Ato silang bivalyo, atong gitagaan silang pasidunog. And you know what? It is unfair sometimes. Mayo pa ang heroes itagagbili. Pero mga Birhen Maria, wala. Rejected.
Ako, dako kayo po og respeto sa mga Birheng Maria. Tungod kaya ako mismo nakasinati sa iyang presensya sa akong kinabuhi. Nagsunod og wali, 15 anyos. Kung mausa na ang tuig nagsugod kong rosaryo, but before that, 15 downward, puno niya kong lawas o nuka, murang lasaro ba? Skin disease. And it was not treated by medicine. What I remembered, looking back at the past of my life when I was very young, pagsugod ako gampo sa Santos na rosaryo, wala ko kanundong nagitaptan pa kong skin disease. Bisan gamay, I have already a healthy skin. Mora dito nga akong nakita, nagka-doktor na, nagtambal na, nag-abot akong quack doctors. I hope that I hope dito when I was young, pero wala. But when I started praying the rosary, mora nga akong nakita that there was a miracle of healing took place in my life. Bisan ako, when I was young, managkutay man ko din yung berens sa barangay. Believe me, when I was young, ang ako nang guman sa grade 5, grade 6 ko, that was 13, 14 years na ko, managkutay ko diri. Pagka 15 ako, nagsugod ko gwali. Meaning, nakailan ako Ginoo when I was 13, when I was 12, 13, 14, na-feel na ako nga na'y Ginoo, buta na akong utok because 12 is the year of reasoning sa mga child ba. Like Jesus Christ in Luke chapter 2, He made a debate with the Pharisees at the age of 12. Muna itawag og age of reasoning or age of reasons. Ang tao na naisaktong panimuot sa buta. I need to tell you this repeatedly. Ako, sige kong damgo or visualize na doon ay kwintas or treasure ipakot-kot diyas likod sa imahis mag- sa barangay. Dinibidu ang tinood ni ako na experience. Pero, kung sa maya kumahimo, tiya ba, madlungon palang ta, ikiha ta, presuhon ta, huwag yun na ako himuha. Huwag kasi kumuatin dito. Ang ako lang, pag managkot ko, muad to ko sa likod, mutanaw, pero imposible. Kay solid man na. Bato, simento, yuta. Imposible. Wala ko sa muna-una, pagdagas mga panahon, way back 2007, when God allowed us to stay here in Agma, when I started preaching the gospel 2008 in one of the radio stations in Agma, diyan ako na-recall, kakanto di ang akong sige og damgo nga kuntas nga treasure, narasa ko treasure hunter, no? Sa Mahal Biris Barangay, usa dito ka symbolic mission because pagtagaan ali kag kwintas, if you see on movies, pagtagaan ali kag kwintas na kay tahas sa buhangan kag kwintas ba nainamdong sa ko apil ba yung kuhanan mission sa mga kabatanunan before na sign pa o CPG Island. That was the mission group of our church here in our diocese being siyad na pistigin. Kapil ko ana, bisap na will, misabit na mo ang pintas na cross, simbolo na descent of me para sa mong mission. Apil ko ana, kanang mission group sa San Agustin Talibon, pwede ito ang home base sa mong mission. Apil ko ana, kapil ko ana, when I was young. Ngunang nainundong ko ba, na kanang pintas is a symbol of mission, is a symbol of responsibility. Mula na sige na kong recall ka ron. Nga kanto di ay, nga mga damgo na ako when I was young, usa kanto ka calling that Blessed Virgin Mary wants me to be here in Agna proclaiming the gospel of Jesus Christ. Ang akong existence dari dili normal, abnormal kaayo. I suffered here. I suffered here in Agna for what I have done. Pero, bisan pa man sa tanang itabo, I'm still here today proclaiming the gospel. Ang ako ba lang, tingani, kasimple, ang mga birhen, dako kayong papil na sa akong kinabuhi. Muna rason nga no? Until today, akong background ang mga birhen sa barangay. Even in my satellite episodes, siya, mao, ang nakita worldwide tungod sa akong programa sa satellite. Maugay po ng background because what I preach here in Agna is transmitted in satellite.
What can you see here in Abla is seen by many people around. Kining mga biris barangay. Kaya nga no, usan ni ka hulang buhay nga iya kong giabat. Sukad pa sa una o hangtod ka rin. Maunang, pero na ko, kining tanang itabo sa atong ministeryo, I know we are getting stronger, we are getting bigger, we are expanding ibrano and then, tungon din sa kanunang pangaliya sa langit ng inahan para ka na to. Ilabi na niining mong ministeryo. Palawag daw ko, kabalo mo, pag magampong rosaryo, mag-feel na ko ang unusual inner force, inner energy in my heart. Pag maluya ko, pag na ko'y sakit, mag-rosaryo ko, bubas ko kong kalit. Tinuda siya. Ako mag na experience, ako nang isiyo ninyo. Why nagbayad ako, ipromote na kong mga birin? Ang ako man ang kabubuton, ako nang kagalingang experience ba? So kung nasinatin ako na, hopefully inyo pa nang masinatin sa inyong kinabuhi. Ang ako ba lang, pag maglibog muli ko, mag-doubts na ko, mag-anxiety na ko, mahadlok na ko, ang ako ang gipractice, sige kong rosaryo. Nalang hopefully all of you will respect our Blessed Virgin Mary. Ingani ang akong logic. Please don't get me wrong, other religions, I know you are also following with me. Respeto na ako ang inyong rights. Ang ako lang ang iyo, ayaw ninyo pasipading mga birhen, pero ingani nga akong logic, ang Katoliko, nga wala pakialas mga birhen, is equal sa mga lain reliyon, nga wala mo ila sa mga birhen. Bising Katoliko ka, kung wala kay pagpakabana sa langit ng inahan, wala mo sa tagay bili, wala kay kalainan sa mga dili Katoliko, nga wala man pasidungog sa iya. Kabamon ko, other religions will not do that. Ang ako ng pamasin, I am addressing this to all Catholic believers na until this time, they are neglecting the presence, the intervention of Mary for our salvation. May the reason, sa kadagwang topic sa atong doktrina, kung hagdun kong debates niya maapiki ba, basta topic man labirin, ingin ta mo, di na nako sibugan tungod kay mauna ang usas mga doktrina nga akong dipinsahan. Dugay kong study ani, dugay kong reflect ani, research ani. Kung nakita din ako, ang mga birhen, why anak lain? Ang mga birhen, dako kaayo o part sa atong kaluwasan. Bisan tanaw na utang na loob na lamang. Kung mauna ang good news na gusto nako nga akong ipaambit ninyo, Blessed Virgin Mary is not only praying for us believers, to hear, but she is also praying for all of us, even those who neglect her. Magabirin tabangin ni sa mga lawadlaw na pagpanaw din tamini mo biyaan. Iyang po ni kanunay padayon sa pagsabot sa mga tao na wala magpakabada o magtagad sa imuha na dako may utang ni mo dako kay kag ikatabang sa among kaluwasan. Iyang po ni para sa among kayuhan. Lawas kalagasing kasing una-una for more enlightenment, conversion, miracles in Jesus' mighty name, your Son. Amen. Hallelujah. Power line for today, it says, share your dreams with people who want you to succeed. Imong damgo, ipaambit sa mga tao na ang tinguha para magmalampuson ka. This is the same with this principle. Choose only the people that will understand you, that will love you, whoever you are, no matter what. Sa kasapit o galitay, di kanila biyaan. Ako, sus, pagkadaghan ako mga downfall sa kinabuhi. Daghang panahon na nasakitan ta, naglisod, muna-muna na ako. Di ako kakitagkin sa tinood at mga higala. Di ako kitagkin sa tinood ng mga pamilya. Kung na yung mga pamilya na nakita na ako na wa ko nila biyain. Iranag na daggan sila. O sana niini, I would like to recognize kinong pamilyas mga sibis na doos tong studio na nagpakaon ako kaladlaw.
kuwag ni ko na biyae sa downfalls na to sa kasakitibong kalipay ang tadubay. Pamilya sa mga raniwa na pinangga sa nato, ubas tibok ng banay pamilya kang tairimon, never ngayla kang ibiyaan sa mga panahon sa ako mga kasakit. Inahangay rin agad chupian minimor, di lang sila. Dagan kayo mga tao, nakatog yung diha ba sa panahon sa akong mga kagulaan at kasakitan. Ang point ako, ikaw na ay discretion to choose the people to be with. And according to our Pauline, adto lamang pakingsuod sa mga tao nga anda mo umong nimo magkinaunsa ang dagan sa mundo. Refrain. This is what he called, according by Joel Osteen, a great evangelist in America. Love them in a distance. The people who don't like you, the people who don't want you to be with them, love them in a distance. Do not insist yourself to be with them. Ayun po sa'yo magagulingon. Mata simple ko prinsipyo. Ikaw, lucky ba? Pagyangay kang budget niya, kuwa gusto ni mo na ayaw na kung sa nagantos sa raka. Sige ko pa encounter na sa Facebook na mga hugot ba? Mga hinanakits, mga ibuagag uyab, wakan sina. Akong tambang nila, ayaw pong sa kay ikaw rin maganto sumabot. Mga naging prinsipyo ako nakita. Ikaw, babae, pagpugso ni mong laki, mahalin ka, niya, tanaw ni mo, lison, ayaw pong sa. Iyako nagtong at ag-usap, biniste ng daan sa angay niya. Kaya na'y panahon na pugso ni mo sa katao to love you, later on, you will suffer. Mo po na'y tabo na to, pugso na to, tungkang lingon, nga mahalon, panggaos, ubang, ayaw pag-ingana, malina na prinsipyo, ako na ng agi. Gusto din akong itamugos kong kagulingon that these people will understand me, will love me, will accept me. You know what? The ending of what I did, I was frustrated. Na disappointed ko. Di na ko nakakonclude. Kaya tanang pangitabo na ako, akong mangitagaan o kahulugan. Akong mangitagaan o value ba? Di na ko nakakonclude na dili gili pwede itamugos imong kagulingon sa mga dili gusto nimo. Mo nang iyon lang itong power line, adto lamang share, adto lamang paghatag og panahon sa mga tao nga tinuod nga nagpangga, nagmahal nimo, miunong nimo, miduyog nimo. Di katalikdan magkinaunsa ang dagas kalibutan. Mga tao nga di daling mo tuod. Mga tao nga di daling mo give up nimo. Kasabot nimo. Mo ni mga tinuod nimo mahigala. Bisan imong witness sabto nila, mo'y tinuod niya higala. Anong kamao ko, anak? Anong kibaw ko? Agi lagi na ako, anak. Nung nagkaroon, kabalo mo, as I go on in my journey, tuwar ko nakafocus sa mga tao. Nagkabalo ko na ang ilang kasing-kasing kalipay nila ang akong pag-asinso. Simple as that. Nakapos mga tao, ipalimutan ko mga tao, because it's my preference, my prerogative, my discretion to choose these people to be with me. Kibali, yasasa na itong mga tao ba? Kaya mga tao ang fit for loyal. Kaya mga benefactors na ito, mga pillars na ito, mga haligi na ito sa itong ministeryo. They spend a lot of money for this ministry. They spend thousands of money every month. Mauna mga tinuod na itong higala. Sa kasakod ng kalipay, wa po nila talikdi. Ug sila kanunay sab nga akong giampo in one way or in another as my gratitude to them. My point is like this, I will have been ipugos imong pagulingon sa mga tao ang di ganahan nimo. Sakitan ka lang. Disod pugso ng tao. Mawagin ang akong nakita. And this is the good news that I want you to understand. Ang Diyos nagandam ng mga tao na iyang ihatag nimo para mahalin ka, agaton ka as a substitute sa presensya. God is using people in behalf of Him to love you, to care you. Mauna nga ako nakita because of the love of God to me for what I have done to His vineyard. Gipadalan ko daghang ginikanan, daghang igsuo, daghang mangho, daghang friends, daghang mga tao who work with me silently. Manis lang mga taong ipadas, Ginoo.
pabuta na uwa pa kakasinati anak. Kaya imong nasinati, pulosing ka, kasuko, kalago, pagdumot. Ayaw, pag-usin mong pagulingon. Do not insist yourself. Love them in a distance. Masakitan ka lang. Kung imong pugso ng usa ka tao to exhibit you, to embrace you. No, mali na nga principle. Nga may yung kadayon. Brother, kung asawa ko niya kung bala, lahi na magpagtagad na ko, lahi na nga case. Exception to the rule. Kung kamot ka, asawa to win the heart of your husband again, and based on my research, because I meet different people around, kasagaran ba na nagpabadlong kuwag pagpangga sa asawa? Kasagaran. Then, nasa'y mga case na ang mga asawa nagpabadlong kay kuwag pangga sa ilang mga bana. Win their hearts again, husbands, wives, win the hearts of your husbands again. Lahit na nga case. Pero, silinganay, higalaay, parintiway, pagdiganari mo, ayaw pa magus. Present giver, salamat ninyo. Like Maripasya o Felix Riwa o Panda. Usas itong mga ligi niya. Kaubas mga tan. Tayo dali tayo tan. Na ipulang gulde, thank you. Mga kaligi na ito, pinakatuwig na. Ubans, mga makinano. Arnel Wana, Jisril, Alixta, thank you. People of Anda. Nadia ang Anda ni Boracay, ni Boss John, o ni Boss Digaya. Salamat kay ninyo. And also, thank you. Duty Beat Restaurant, ang model pariduting banggitang carpenter, ship cook, unya, mahilot sa kita rin kung bilyon dito, yung pare, yung higala. Daspay na itong higala sa pinakatuig na. Usas itong mga suod ng mga pamilya, pinakatuig na. So, kami abot na isang na. Then, thank you also, Mike Bombay Bazar, tanang klaseng appliances na sila. Hindu ang iyang reliyon na ni, pero nagtabang nining atong ministeryo. Labong inundun ko, I would like to address this to all people. Kung gusto mo ng inyong negosyo, inyong i-advertise, ako usas pika nakadaghag oras sa atong network. Na ako'y live program every morning, niya na ako'y Ripley Channel, matag-adlaw. Mauna, kung gusto mong inyong negosyo, akong advertise, contact me, at the same time, makatabang mo sa atong ministeryo. Simple.